What's up ulit mga Marcolinians, and for today's video ay pupunta tayo sa Sanctuary or Santuario de la Madonna del Divino Amore. Kaya maaga pa lamang ay kumuha na kami ng bus 218 dito sa San Giovanni. Very famous yung sanctuario na ito, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, at more or less 40 minutes yung biyahe. At finally mga Marcolinians ay nakarating na nga kami. Spring pala ngayon, kaya kung mapapansin nyo ay napakaluntian ng kulay ng kapaligiran. Para nga kaming nasa paraiso. Kaya huwag kayong mabahala mga Marcolinians kahit wala kayong car, dahil meron namang mga bus na papunta dito. Meron nga rin bangkarela dito, kaya okay lang kung gusto yung bumili ng mga souvenirs. At mula sa di kalayuan ay marami na rin mga cars na nakapark. Dito pala sa sanctuary guys ay may dalawang simbahan, pero yung una nating pupuntahan ay itong modern or yung bago. At dito nga sa labas guys ay nagphoto and video na rin kami ni Jenny. Maya maya lang mga Marcolinians ay pumasok na rin kami dito sa loob ng simbahan at ongoing yung misa ngayon. Kaya nagsimba na rin kami. Actually pangalawang beses ko nang pumunta dito, at yung unang pagpunta ko guys ay hindi ko na-explore itong sanctuary na to. Kaya wala ako masyadong alam at hindi pa tayo nag-vlog nun. The Sanctuary of the Madonna del Divino Amore is a pilgrimage destination dear to the Romans. During the summer, a nocturnal pilgrimage on foot from Rome to the shrine is held every Saturday. Itong part naman na ito ay tinatawag na Capella Santissimo, at pwede kayong pumasok sa loob para makapag-pray kung gusto nyo. At dahil nga modern tong simbahan na to guys, kaya maraming na-accommodate na mga tao. Compare mo dun sa lumang simbahan na ipapakita ko mamaya. Pagkatapos nga ng misa mga Marcolinians ay pupunta naman ako dun sa lumang simbahan, pero nagpaiwan yung mga kasamahan natin dahil hindi daw nila nasimulan yung misa, kaya uulitin nila. At bago nga natin bisitahin ang lumang simbahan ay dadaan muna tayo dito sa Crypta della Dolorata or Crypt of Our Lady of Sorrows. Dito mo nga rin makikita ang tomba or tomb ni Don Umberto Terenzi, ang kanoonahang paroko ng sanktuaryo. Kaya nagpray na rin ako guys dito sa maliit na chapel na ito. Parang nasa underground tayo guys, dahil sa taas nito guys makikita yung lumang simbahan mamaya. At kung napansin nyo kanina, Don Umberto's body rest at the foot of Our Lady of Sorrows. At napansin ko nga mga Marcolinians na malamig itong part na to. At finally mga Marcolinians ay pakyat na tayo, pupunta na tayo sa lumang simbahan. At noong 1745 pa ang lumang simbahan na to. At dito sa labas mga Marcolinians ay nagphoto at saka video na rin ako. Ongoing na rin pala yung misa sa oras na to. Kung mapapansin nyo mga Marcolinians ay maliit lang talaga itong simbahan na to. Siguro kaya sila nagpatayo ng isa pang simbahan, dahil mas malaki yung ma-accommodate nila dun ng mga tao. At dito nga sa altar makikita mo yung ancient fresco of the Madonna. Dito pala sa side nga mga Marcolinians ay pwede rin kayong pumasok, at ito guys yung mamakikita nyo. The Shrine of Our Lady of Divine Love is a Roman Catholic shrine in the southern outskirts of Rome dedicated to the Blessed Virgin Mary, that consists of two churches, an old church built in 1745 and a new church added to the sanctuary in 1999. The church was included by Pope John Paul II in the pilgrimage of 7 pilgrim churches of Rome during the Holy Year 2000. Kesa mga kababayan ko dito sa Italia, lalong-lalo na yung mga taga-Roma guys, pasyalan nyo itong sanctuary ng Divino Amore, dahil talagang sobrang napakaganda. Nagpray nga rin ako dito sa room na to, at yung harapan namin guys, ito na yung altar dito sa lumang simbahan. Kaya napakaswerte ko nga dahil nalapitan ko itong altar na ito. Mabuti na lamang mga Marcolinians at natapos na yung misa, kaya nalapitan ko ito. Dumating na rin yung mga kababayan natin, kaya nagphoto and video na rin tayo. Pagkatapos ay mag-start ulit yung misa. Kaya lumabas na kami at i-explore pa namin yung mga ibang lugar. The Sanctuary of Divine Love is a pilgrimage destination very dear to the Romans. Every Saturday from the first after Easter to the last of October, a night pilgrimage on foot is held, starting at midnight from Piazza di Porta Capena near the Circus Maximus. At dawn, after traveling 14 kilometers, you reach the sanctuary where the pilgrims mass is celebrated. Pagkatapos nga ma-explore yung lugar mga Marcolinians, ay napagpasyahan na namin na mag-picnic din. At dahil maaga pa nga at gusto pa namin mag-stay dito, dahil talagang napaka-peaceful talaga at tahimik ang lugar. At syempre maganda na rin yung weather mga Marcolinians, kaya dito na rin kami kakain. Sa sobrang lawak nga nitong sanctuary na to mga Marcolinians, ay maraming taong pumupunta at nagpipicnic na rin. Kaya kung gusto nyo namang magbaon, kumain dito ay okay lang, pero kung wala kayong baon ay may mga resto din naman dito, kaya pwede kayong bumili sa kanila. Mabuti na lamang at dinala ni Jenny ang kanyang karaoke. Dito mo rin makikita yung Grotto of Elijah. The natural cave is located almost at the base of the hill in front of the new sanctuary. The Grotto of Elijah was inaugurated on May 31, 2007. Kaya kung nagustuhan mo itong video na ito mga Marcolinians, paki-like and subscribe naman ang ating YouTube channel, at paki-like and follow naman po ang ating FB page na Marco GD Rome Italy.